Hindi bababa sa 5 ang patay sa pagsabog sa isang bodega ng mga paputok sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kabilang sa mga nasawi ang isang bata na saktong pumasok lang sa bodega nang mangyari ang pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Mula sa kalsadang ito, rinig na rinig ang pagsabog mula sa nasusunog na bodega ng paputok sa Purok Judas Belt sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City kahapon. Kita rin mula sa nasusunog na gusali ang makapal na usok. Habang patuloy ang mga bombero sa pag-apula ng apoy, isa-isa namang inilabas sa mga biktimang nalapnos na ang katawan. Sobrang lakas po ng pagsabog, mas parang pumutok na bulkan o lindol, ganun po. Parang yumanig po yung lupa. 5 ang nasawi sa sunog kasama ang may-ari ng pag-awaan ng paputok na si Chito Berdin. Patay din ang kanyang anak na si Gwen na nagtatrabaho sa bodega. Nasawi rin ang 7 taong gulang niyang apo na si Rainier. Pumasok lang daw noon ang bata sa bodega nang sakto itong sumabog, maging ang manugang ni Chito na si Christian Monsanto na namamasukan din sa bodega. Nasawi rin. Patay din ang isa pang empleyado na si RG Escobia. 5 iba pa ang nasa critical na kondisyon ngayon sa ospital matapos magtamon ng 3rd-degree burns. Makakatakas daw sana mula sa sunog ang mga biktima kung hindi dahil sa pader na ito sa bodega. Nasa likod ng pader ang bakanting lote. Posible raw na sa init ang panahon kaya nagliyab at sumabog ang mga pulburang ginamit sa mga paputok. Pwede din po yung elevated heat kasi mainit yung panahon. At lastly, pwede din po yung abrupt and sudden change of temperature from the container of the hazardous chemicals that being stored in the specific container. May ginagawa silang isang sangkap ng isang bombshell po. Ito po ay isang critical na sangkap para sa pagpapalipad yung makulay na paputok na bombshell po. Siguro sa sobrang init, nagka-spark po yung pagawaan. Patuloy pa rin ang imbestigasyon para matukoy kung sino ang dapat managot at kung bakit nag-o-operate ang bodega sa isang residential area. Ayon sa Lapu-Lapu LGU, may lisensya at permit ang pamilya Berdin para magbenta ng paputok. Pero wala raw silang permit para mag-operate ang warehouse ng paputok sa residential area. Nadamay naman ang 7 bahay sa sunog. Nangako naman ang LGU ng tulong para sa mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.